Hi guys, good afternoon and welcome to our Fain Faith channel. Hi everyone and welcome to our Fain Faith channel. Medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog, but today magkakaroon tayo ng very short video. I hope magiging short lang siya dahil it's already 4:29 and at 4:30 uuwi na kami ng bahay dapat. Yun yung time na pwede na kaming mag-log out. So, while waiting for my husband, I'll be using this time para mag-share ulit at mag-upload dahil na-miss ko yung maraming araw at maraming buwan. Yung mga magaganda kong video sa Fain Faith ay hindi na pagpapatuloy. So, gagamitin natin yung outline natin. Isa ito sa mga sinishare ko when I was in charge sa pag-exhort, sa pag-preach ng word sa simbahan kung saan ako nag-church. So, ang title ay Abundant Health, The Foundation of Receiving Healing. Ang Isaiah 53:5 nagsasabi, "But He was wounded for our transgressions, He was crushed for our wickedness or our sin, our injustice, our wrongdoing. The punishment required for our well-being fell on Him, and by His stripes or wounds, we are healed." Father, in the name of Jesus, I declare lahat ng nakakita at nakakapanood ng video na ito, lahat ng magkiklik, lahat, Lord God, na merong sakit at nakakadinig, magiging sayang yung oras. Dahil habang pinapakinggan nila ito, you will move in your very special way, Father. Thank you, God. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Praise God. So, ito yung ating key verse. And nagdi-declare ito, medyo matagal na ako, hindi nakapag-Tagalog, guys. So, this verse talks about healing. Sa lahat ng mga merong paniniwala sa Panginoon, nakaka-receive sila ng healing. Hindi dahil sa akin na, pero for example, kung meron kayong napapakinggan na nagpe-preach ng word at nagpe-pray para sa inyo, just believe that God can do miracles and that God is able to do something, no, sa inyong mga sakit. And He is the only one na nakaka-heal. Walang, diba merong level ang mga sakit natin. So merong pag sinasabi hindi pa cancerous, kaya lang, maoperahan, matanggal, whatsoever. Pero dito, kahit na anong sakit pa yan, whatever sicknesses, whatever infirmities, whatever na dinadamdam mo sa ang party man yan ng katawan, God is able to touch you and God is able to heal that sickness or that pain that you have. Sabi dyan, siya, in behalf sa atin, siya yung napako sa cross, siya yung in behalf sa atin, siya yung sumalo sa mga punishment, sa mga kasalanan. And through that stripe sa kanyang likuran, lahat ng mga ginawa sa kanya before 2,000 years ago, si Jesus, kung babasahin natin yan, makikita natin kung gaano kabad yung mga Roman people that time sa pagpapasakit sa kanya mula sa paglagay ng corona, sa pagpapainom sa kanya ng hindi tubig yung hiningi niya, pero suka yung binigay. Lahat, sobrang hindi makatarungan yung ginawa nila kay Jesus. And lahat ng yun, ginapang ni Jesus, para ikaw at ako ay magkaroon ng abundant na health. So, first truth na pag-usapan natin ngayong hapon ay there is power in the blood of Jesus. There is power in that blood of Jesus. Karamihan sa mga tao hindi alam yon. Walang ibang blood na nire-require, not anymore sa blood ng mga hayop, but only the blood of Jesus is enough. Para walang kahit na anong gawa ng kaaway na magsasucceed sa buhay natin. So there is power in that blood. The blood ni Jesus, guys, ay very powerful na karamihan sa atin ay hindi natin alam. By that blood, by that stripes,
whatever na ginawa, lahat ng ginawa ni Jesus para sa atin ay it pays all our sins, and we can apply that one in our lives na wala talagang mga gawa ng kaaway na magsasucceed. Sa Luke 22:20, sa Amplified Version, sabi, "And in like manner, he took the cup after supper, saying, 'This cup is the New Testament or covenant in my blood, which is shed or poured out for you.'" So, ang blood ni Jesus, pinupour out niya sa atin, and nagpapatunay yon how God loves you and me. Walang ibang gusto ang Panginoon kung hindi lahat tayo ay magiging maayos ang buhay, magiging abundant yung life natin, hindi lang yung sa simula batatapusin ni Lord kung ano yung sinimulan niya sa buhay mo. So if God calls you for testifying, and sometimes parang nahihirapan tayong magpatuloy dahil sa dami ng mga problems sa paligid, ang dami ng mga bagay-bagay na pwedeng maging hindrance, is the work of the enemy. And let us not forget that there's the blood of Jesus helping us. The blood of Jesus, and there's the blood of Jesus na 2,000 years ago being shed for all of us. So, ang blood ni Jesus, na pour out siya sa pamamagitan ng mga scourges. So, yung mga hampas-hampas. Meron siyang blood na lumabas sa kanyang hands, sa kanyang feet, sa crown of thorns na tinusok sa kanyang ulo. It makes blood. Ang pierce sa kanyang side, merong water and blood na lumabas doon. And sa kanyang likod, yung mga lashes and wounds, mga hiwa ng kanyang skin. Okay, an injury to living tissue caused by a cut, blow, or other impact, typically one in which the skin is cut or broken. Praise God. So si Jesus, ginawa niya yon before para i-purchase tayo. So di ba pag nagpo-purchase tayo, sometimes hindi natin ma-afford mag-purchase ng mga bagay na gusto natin pagmahal. Okay, pero tayo, imagine, gi-purchase tayo ni Jesus. Sa 1 Corinthians 6:19-20, sinabi dyan, "Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's." Sina tayo yung mag-kokontrol ng life natin kung hindi siya na? O, wala nang ibang magdidesisyon para sa ating buhay. Siya na. So, yung itong katawan natin, it is the temple of the Holy Spirit. So, hindi na tayo yung dapat na matupad mga desisyon natin, mga plano sa buhay, mga gusto nating gawin. So, kinoconsult na natin dapat kay God. Ano ba yung will mo? Ano ba yung gusto mo? Take total control of my life. Ikaw na yung bahala kasi mas alam mo kung ano yung mas nararapat, kung ano yung mas nakabubuti sa akin. Kasi tayo, pag tayo-tayo lang, minsan nafe-fail tayo. Mali-mali yung ating mga desisyon. Hindi natin namamalayan, napapariwara na pala tayo. Kailangan lahat ng ginagawa natin ay naka-inline na sa will ni God. So, halimbawa, yung mga katawan natin, pag meron tayong boyfriend or meron tayong girlfriend, hindi na yan para sa own pleasure natin or sa lust. Kailangan, no fornication or no to premarital sex muna kapag boyfriend or girlfriend lang. So, yun yung halimbawa ng pag-honor natin kay God through our body, sa ating spirit. We have to really obey His will sa ating buhay. So, ano yung gusto ng Panginoon? Naka-follow tayo sa gusto niyang landas. Yung merong purity, may transparency, merong righteousness na buhay. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Dahil hindi na tayo ang nagmamay-ari sa ating buhay at meron na tayong Holy Spirit, kapag nireceive natin si Jesus Christ sa ating buhay as our Lord and Savior. So, hindi na tayo yung magkukontrol sa ating mga buhay-buhay. So, sabi dyan sa verse 31,
Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you know the truth, and the truth will set you free." Gusto ng Panginoon na tayong lahat ay magiging set free, kasi ang kaaway si Satan, ang dami ng kanyang mga lies, ang dami ng kanyang lies sa buhay. Actually, lahat ng mga kaaway natin, lahat ng mga discouragement sa buhay, lahat ng mga causes ng yung parang hindi abundant yung buhay mo, wala kang joy, wala kang peace, wala lahat, minsan trabaho yan ni Satan. Pero pag aware tayo na si Satan yung may gawa, pag aware tayo, sabi dyan, we have to know the truth, and the truth shall set us free. So maraming hindi nakakaalam na ang ginawa pala ni Jesus 2,000 years ago by His blood, lahat pala tayo ay pwede tayo magkaroon ng abundant na buhay, including our health. Kasi yung health natin sa ngayon, ito yung pinaka-deteriorating talaga, especially sa ating time, unlike before. Kasi dati, alam nating lahat na umaabot ng ilang taon yung mga tao bago sila mawala, di ba? Pero tayo, hindi din ibig sabihin na binibigyan tayo ni God ng abundant health ay hindi na tayo kakain ng gulay, kakain tayo lagi ng junk food. So, syempre,